Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Isa pang mainit na kaganapang nangyari dito sa katatapos lang na round number 11 ay ang sabakbakan nila Super Grandmaster Van Forest ng Netherlands versus sa kaniyang kababayan na si Super Grandmaster Anish Giri, ang Drawish King na binansaga, no? Taga Netherlands din. Okay, white dito si Van Forest, ang ginawa, nag-D4 at dito nag-Knight F6 si Giri, nag-C4, nag-E6, Knight C3 at pinasok ang sharp Nimso Indian Defense at dito nag-A3. Interesting classical approach. Pero dito ang sa madalas sa pagkakataon talaga sa mainline, Queen C2 ang ginagawa at yung E3, yan yung E3 Petrosian variation. Pero dito nag-A3 kagad, gusto kagad pagdesisyonin ang bishop sa B4 at kinapture talaga ni Giri para ma-damage yung pawn structure. Yun nga lang ang drawback nito mga kamatsyas, nasa kamay na ng puti ang bishop pair. So dito nag-B6 para simpleng i-develop sa B7 o kaya sa A6 para atakihin ang pawn sa C4. At dito nag-F3 para naman buuhin ng mainam ang center at dito nag-Knight C6. So bakit kaya nag-Knight muna at hindi ni-release ang C5 pawn? Eto kasing Knight na yan, may posibilidad pumunta sa A5 para atakihin ng todo ang pawn C4. So nag-E4, nag-Knight A5. Pagka ganito ang idea, eto na po ang next niyan, mag-Bishop A6 na pag-iinitang magaling ang pawn sa C4. At dito, nag-Bishop D3 para may next move na Queen E2, pang-depensang todo sa pawn sa C4, nag-Bishop A6. Ayan na, dinoble-doble atake, dinoble din ang depensa, at dito nag-D6 lang. So, syempre, develop sa sentro, at nagbabalak na magku-Queen D7, magku-Queen A4 para diinan lalo ang C4. At dito nag-F4, grabe ang control ni Van Forest, Queen D7, Knight F3, Queen A4, ayan na nga po, Knight D2. So yan naman ang purpose dyan ni Van Forest para eksakto lang, Knight F3, makapag-Knight dito kagad, salo pa rin ang pawn sa C4, kumpleto pa rin ang depensa. Nag-E5, yan ang interesting na para sa akin mainam itong E5 na ito. So novelty, bagong luto dito dahil ayon sa huling laban na naganap ay nag-castling lang dito ang black. So popost ko na lang ang link nito sa description below. So balik tayo dito sa bagong luto ni Giri, E5, at dito kinaslingan lang ni Van Forest. Bakit kaya kinaslingan lang? Ano ba mangyayari kung pagkakapture niyan, eh tipong lalamang ng isang pawn ng puti ah, magna-knight D7 lang kasi. Mabilis lang mababawi ang pawn sa E5, kontrolado pa ang C5 square. So paki-imagine po pag na-capture na ng knight yung pawn sa E5, next target ay yung pawn sa C4, may pressure pa sa bishop sa D3. So mainam na positional technique ang in-apply dito ni Giri, kaya dito kinaslingan lang ni Van Forest, castling lang din, and then nag-F takes E5, D takes E5, at dito nag-Rook B1 muna. So timing, baka pwedeng mag-Rook B4, paalisin ang queen sa A4, at dito nag-C5, ayan. Kapansin-pansin dito ang pag-angat ng evaluation bar ng puti pagka C5. Dito ang best move daw ay Knight D7, diretsong depensahan na lang ang pawn sa E5. Dahil dyan, pagka C5, ano kaya dito mga kamatsyas, ang excellent move na ipinakita ni Van Forest na talagang napakagandang idea. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post, pakiguess nyo po, at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Rook takes knight. Nagbabalik ang alaala ni Mikael Tal, the Magician of Riga. So, sinacrifice ang tore sa knight. Queen F3 para atakihin ang pawn sa F6. May pagka-positional sacrifice dahil hindi pa hayag ang gusto mangyari ng puti. So, nag-queen C6, may depensa naman. At dito nag-D5, queen D6, knight F1. Dito pa lang ipaparamdam ng puti ang ninanais, so malalim, medyo malalim, at dito nag-king h8. So dito, bakit kaya hindi kumapture sa c4? Meron kasing knight e3. Eh kung capturein ulit ang bishop, mayroong knight f5. Ayun, no? Pag umalis ang queen, mayroong queen g4 check, iyakan time. Matchakaw, matchas mga kamatchas sa g7. Okay, may ganyan eh. So importante, ma-access ng knight yung f5, then check, may queen g7. So, ganun din naman. Halimbawa, kung knight c4, kakapturin muna yan. Capture para maka-knight e3, followed with knight f5, then queen g4 na naman. Queenless matchas ang usapan. O kaya, bagsak na lang ang isang pyesa.
Okay? So, balik tayo. Kaya dito, nag-King H8, nakita yan ni Giri, and then dumiretso na sa E3 square. So, protected na ang C4. Nandun pa rin ang balak, nalulundag ang knight. Nag-Bishop C8 para abangan ang knight, at dito, nag-Bishop D2. Nagpakahinay-hinay muna. So, Rook G8, then Bishop E1, another good move by Van Forest. Maniobra papunta sa H4 para atakihin ang weak pawn sa F6. At dito, inagapan kagad ng depensa. Bishop H4, tinuloy pa rin at inistorbo kagad ni Giri. Alis dyan, parang ganon. At dito, nag-Queen F2. Simpleng dinipensahan lang. Nakatutok pa rin sa pawn. And then, nag-Bishop D7, nag-Rook F1. Todo-todong diin sa F6. At dito, dahil nga po human eye, human nerve, napatira si Giri ng King G7. At lalong umangat ang evaluation bar. Ibig sabihin, ang tira na yan ay... Ayun po mga kamatsyas, napasigaw na naman tayo ng blunder issues. Dito kasi ang tira lang daw na dapat ma-realize ng Black Knight B7. Tanggapin na lang talaga na babagsak ang pawn sa F6. Capture, ibabalik ang pagka-quality up ng Black. Ayun o, capture. King G7, obligadong aatras yan. Pagpalagay natin Rook F2, may Knight D6. Na dito, yes, one pawn down pa rin ng Black, pero double pawn lang naman ang lamang ng puti dito eh. So, 6 pawns ang Black. Dito ay 7 pawns pa ang puti pero may double pawn. Yan ang diferensya. Isang pawn lang din ang halos katumbas niyan. Ang ganda pa ng knight, nakablockid pa sa strong D pass pawn. So okay lang ang block dito. Mahaba-haba pang gapangan ito. Pero dito mga kamatsyas, tingnan nyo ha. Nag-King G7, dinipensahan eh. O, napatira tuloy ng Bishop E2. Another good move. Pupunta sa G4. I-exchange ang light square hanggang sa maitungtong ang malakas na knight sa F5. So dito nag-Rook G6. Inagapan ang square G4, nag-H3 para ipilit pa rin ang Bishop G4, and then pinatagpas talaga ni Van Forest, then Bishop H5, ayun. So tiniret ang Rook sa G6, at dito nag-Bishop D7, tinanggap na ni Giri, sige, ibalik ko na sa'yo, tore. O kaso pag Bishop takes F6 check, King G8, then Queen H4. Kumbaga, sa sitwasyong pangkalusugan, medyo huli na ang lahat mga kamatsyas. So pag Queen H4, may Queen G5, pababagsakin naman ang next target, ang pawn sa E5. At meron din mga pitik ng Queen H6, nagbabadyang panganib sa G7 matsyas. So dito nag-Rook F8, para hindi maka-Queen H6, mabibitin nga naman ang Bishop. At dito nag-Rook F3 muna, nagpakahinay-hinay muna, patibay muna. So nag-Rook F7, nag-Queen G5, ayun na, pipitasin na ang pawn sa E5. At dito nag-Queen F8, ginagawa ni Giri ang lahat ng paraan para maisalba ang buhay, Queen takes E5. At dito nag-Knight B7, pupunta sa D6, Queen F4. Pagka ganitong lamang na, dapat todo-todo ang ingat. So nag-E5, nako po. Nag-Knight E8, para hindi maka-E6, mabibitin nga naman ang Bishop. Nag-D6, pinilay na lubos ang Knight sa E8, wala nang gagalawan. Dito hindi na nakatiis, tinagpas na ang Bishop. Capture, and then Queen E8, Knight D5, pupunta sa E7. Pinacheck ng isa para medyo may konting ginhawang maramdaman. King H2, Queen D1, pero dito tuloy-tuloy pa rin. Knight E7 check. King H8, at another spectacular move by Van Forest, Rook H3 mga kamatsyas. Pag Rook H3, naparesign na dito si Giri. Bakit? Kahit nakatutok yan, ang balak kasi ng Rook H3, magna Knight takes G6 na, fatal na ang atake sa Black King. Ngayon, paano kung capturein? Bakit nag-resign at hindi man lang kinapture? Meron kasing D7, guguhit naman ang panganib papunta sa B8, ayun, mamamatsyas pa rin. Queen takes D7, Queen B8 check, only move, iaharang ang Queen, may Knight takes, and then Rook F8, kahit capture na lang ito, o kaya Queen C7, matchas threat, talong-talo na ang Black. So matindi mga kamatchas, so tagumpay sa assignment ni Van Forest na iligpit si Giri, dahil si Giri ay sumusunod kay Magnus eh. Problema yan, sakit pa rin ang ulo ni Magnus kasi nakabuntot yung score eh, 0.5 behind lang eh. Nung niligpit ni Van Forest. Alam niyo naman si Van Forest, second ni Magnus yan sa World Championship. Mukhang napag-utusan lang. Iligpit mo si Giri ha. Tinapos niya si Giri at si Magnus naman, na-analyze natin kanina, no? Sayang, winning sana siya. Natabla ang laban, okay pa rin.
Kaya siya ay 1 point ahead na kay Giri na sumusunod at ang problema na lang niya si Rapport. Kasi 0.5 behind lang kay Magnus. Si Rapport naman ang sakit sa ulo ni Magnus, no? Yan ang aabangan natin sa round number 12 kung ano pa ang kaganapang mangyayari. Maraming salamat po mga kamatsa sa inyong matiyagang panonood ulit. Sana ay natuto kayo sa inanalyze natin at pahapyawan nating silipin ang standing after round number 11. Nangunguna pa rin si Magnus with 7.5 points. Sumusunod si Rapport, 7 points. Giri at Mamedyarov, 6.5 points. Esipenko, Karyakin, Vigit, Caruana, 6 points. And Van Forest, 5.5 points. Duda, 5 points, Shankland, 4.5 points, Dubov, Grandelius, and Pragnananda, pare-parehong 3.5 points. Ayan po mga kamatsyas, sayang si Dubov dahil nag-positive si Dubov, no? Di pa nakaabot sa finish line, nag-positive po sa COVID si Dubov, kaya maagang na-forfeit ang kanyang mga laban hanggang sa dulo, eh, bigay na yung mga score nun. Ganun po ang batas ng round robin, eh, pagkaganito eh. So, maraming salamat ulit at naglalambing palike uli ng ating video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.